po. Welcome to my channel. Sa lahat po ng mga viewers natin, please support my channel. Click nyo na lang yung subscribe at saka pindutin yung notification upang kayo updated sa aking mga latest na video. Itong video na ito is part 1. Ipapakita ko sa inyo kung anong mga equipment namin dito sa bridge. Let's go! So guys, nandito na po tayo. So umpisahan natin dito. Dito tayo mag-umpisa from left to right. So kung nakikita nyo, ito yung chart room o plotting chart table. So nandyan yung chart, nandyan yung divider, triangle, pencil at saka eraser. So ito yung portable handheld radio. So marami kami niyan. Yan po yung SART. So dalawa yung SART namin, doon sa kabila mayroon din ka doon. So ito guys, ito yung GMDSS portable handheld radio. Yan guys, yan po yung NAVTIX. So meaning ng NAVTIX, navigational telex. So yan po yung GMDSS radio. So MHF, so medium high frequency. So ito po yung printer niya. Yan, kikita nyo, yun po yung printer niya. Ito yung board niya. So magta-type ka, magsasend ka ng message, diyan po pwede. Yes, pwede din diyan. Yung control ng general alarm. So pipindutan diyan. Ito yung BNWS. Ulitin ko, BNWS. So ang meaning po diyan, bridge navigational watch alarm system. Yan po siya. So may mga naka-duty officers diyan. So yan ang GPS. So guys, diyan kami gumagawa ng ruta. So naka-encode yung longitude, latitude, position, distance, lahat, time to go, waypoint, next. Ekdes namin, puro no ekdes. So nandiyan din nakaharap sa upuan. Yan ang keyboard niya, yan po yung mouse niya. Yan po guys. So ito yung telepono pag tumawag ka sa makina, nandiyan po lahat. Anong port side ba, isa port side ba? Yan. So ito yung BHF. So mostly mga seaman, mga naka-duty sa bridge, pag nag-navigate yung barko, so laging nasa channel 16. So ito yung public address. So nandiyan lahat siya, public address. Pwede kang mag-announce. So ito yung steering control gear alarm. So dalawa yan siya, port and starboard. Ito port side, ito starboard side. So yun lang, pipindot ka lang dyan para gumagana yung pump ng steering mo. So ito naman yung digital eco sounder. So mayroon na rin yung longitude latitude, nandiyan na rin speed, nakikita mo. So ito ang bus. So pag siniset mo sa automatic yung barko, dyan na ka maglalagay ng course. So pag susunod siya. So ito yung control ng wiper sa labas para sa kung mag-ulan, may tubig yan. Ito yung anemometer. So yung anemometer niyan, yun ang nag-aano ng wind speed, true at saka relative. Ito yung throttle. Baga ito yung throttle ng barko pag nag-ahid ka. So apat yan. Dahil apat yung makina namin. Napakaliit lang ano, ito. Dali lang yan mo. So yan po yung throttle. So ito yung follow-up niya pag gusto mong mag joystick. So starboard side, port side. So ito yung thruster niya. Thruster. So yan po yung thruster. So ito yung steering, maliit lang yung steering namin, no. Ito. Guys,
yung engine panel board. So nandito din yan sa bridge. So apat yan sila. Engine number 1, engine number 2, engine number 3, number 4. So ito yung mga control diyan pag may nag-alarm. So gusto mong mag-emergency stop. Yan po. Yung mga kulay na pula diyan. Yun po yung mga emergency stop. So tungkol naman sa bells alarm, so nandito may mga nag-aalarma diyan kung may mga ano doon sa baba. Nag-aalarma po yan kung may mga tubig yan. So ito yung general alarm system namin panel. So makikita mo diyan pag mayroong mga sunog, nag-aapil diyan kung saan. Yan, dalawa po yan. Diyan po sa makina control. So ito yung CCTV namin. So yung barko namin fully CCTV. So kahit sa mga competition, sa sulok-sulok, kahit sa forward and up, nakikita yung mga anong mayroon doon. So dito guys, ito yung public address nakalagay dyan. So pwede ka magpindot-pindot dyan kung anong gusto mo, sa accommodation ba, sa bridge ba, sa labas ba. So ito yung fire detection alarm system. So yan, nakikita ninyo pag may mga fire dyan, nakikita kung saan, by zone yan, nakikita nyo, madali lang siyang ma-detect kung saan ang fire. So lahat na yan nandyan. So kung may mga fault, reset mo lang, yan na po siya. So guys, yan po yung binakurar. So lahat ng barko mayroon talagang ganyan. So yun ang purpose nyan, for lookout. Makikita mo kung anong mga object sa unahan kung mayroon kang lookout. So lagi nakatingin dyan para mas ano yung nakikita mo. Yan guys, yun po yung call point. So pag may mga fire, yan, break the glass and press the button. Yun po siya, okay? Yung clinometer, so yung clinometer ng barko nandito, nakalagay sa taas yan. So malalaman natin yung list kung saan ang tagilid, sa port side ba, starboard side ba, okay? So guys, yan po yung barometer. So yan po nagbibigay ng pressure. Kung mayroon tayong LPE, malalaman natin kung ilang bars yan nandyan. Yan po siya. Yan. Curve namin, so nakalagay po dito sa starboard wings. So nandito din siya nakakabit. So anytime pwede mo siyang makuha o di kaya automatic activated. Okay? Sana may natutunan kayo sa video ko. Pinapakita ko sa inyo kung ano mga equipment namin sa bridge. Sa sunod nating pagkikita, abangan nyo yung video ko. Papakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung ano ang mga function ng bawat equipment. So guys, huwag nyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell para sa mga latest na video. Maraming salamat po. Ingat kayo guys.